So yun mga chong, what's up? Brian Uchiyo muli nagbabalik with another vlog. So for today's video mga chong, pumunta ulit ako sa Osaki Leisure Bike Wheeltech dito pa rin sa San Juan, Taytay, Rizal. Kasi dumating na yung pinakahihintay kong ZX25R Special Edition. Saka meron na din tayong price list ng down payment para sa ZX25R Standard Edition pati mga terms niya. So mamaya lalagay ko na lang after natin ma-review tong ZX25R 2023 Special Edition. Last time nga binisita natin tong shop para makita natin ang personal yung ZX25R Standard Edition. Uploaded na yun dito sa channel ko mga chong. Check nyo na lang kung gusto nyo makita and mapanood. So yung first impression agad mga chong. Sobrang angas. Kung sa all black maangas na pero mas maangas talaga tong KRT Edition ng ZX25R 2023. Pati si Commander mas gusto talaga tong colorway nito compare sa black kasi sobrang lakas talaga ng dating. Wala naman halos pinagkaiba to sa ZX25R Standard Edition. Same specs lang sila, pati yung mga naunang version ng ZX25R. Meron tong engine na 249.8cc liquid-cooled dual overhead cam inline 4. Nag-iisa pa din to sa market mga chong na merong gantong specs. Kaya superior talaga tong motor na to sa kategory niya. 250cc sports bike. Wala pa ding nilalabas sa mga competitor ni Kawasaki kaya nagdo-dominate pa rin talaga to sa market. 49 horsepower with max power of 15,500 RPM and 22.9 Nm of torque. Same lang din sa standard talaga. Unang tingin pa lang mga chong, mapapansin nyo na agad yung frame slider nito na wala sa standard version. Di naman masyadong big deal to kasi aftermarket lang naman to. Pwede nyo naman mabilis Shopee Racing yun. At yung racing seat cowl na kasama kapag ayaw nyo magsakay ng babae. And yung nagpa-special talaga dito mga chong yung quick shifter at yung auto blip kasi ito yung wala sa standard version. Quick explanation ng quick shifter at auto blip para sa mga hindi nakakaalam. Ito yung di mo na kailangan mag-clutch kapag nagpapalit ka ng gear, upshift and downshift. Pero smooth pa din ang gearing. Madaming purpose yan. Isa na dito kapag traffic, di mo na lagi kailangan humawak sa clutch kapag nagmamaneho ka. Pero syempre, kapag naka-stop, kailangan naka-clutch ka pa rin and kapag neutral naman para hindi ka namamatayan ng makina. Tapos kapag para sa mga racing naman, yung mga nagmamarelakay natin dyan, no, makakatulong to para sa timing ng kanilang shifting. Adjustable yung preload ng front shock which is Showa yung brand and then pati na rin sa likod adjustable din. Anti-lock braking system mga chong, syempre nandun pa rin. Ito talaga para sa akin yung pinaka-selling point ng mga gantong motor. Kawasaki traction control, assistance slipper clutch, smartphone connectivity, power mode, TFT display na din to mga chong, dagdag presyo sa motor. And yung tambucho niya is nasa gilid na rin, dati siyang nasa underbelly. Yung tire shells niya sa unahan is 110x70 and sa likod naman is 150x60. Seat height nito mga chong is 785mm. Kung makikita nyo, hindi flat ang paa ko sa sahig kahit 5'8 ang height ko. Saktong-sakto lang para sa akin. Hindi gaanong riding posture ng ZX25 kaya pasok to sa comfortability compared sa ZX6R na sobrang subsob. Ito kahit papano tatagal ka sa traffic nang hindi nangangalay dahil matanda ka na. And mga chong, if ever naman na gusto mong gawing mas aggressive ang riding posture mo dito, pwede mo ding i-adjust ang front shock at lagyan ng riser, yung shifter, para yung katulad ng gamit ko sa R15. Naka-riser ako doon, nadadagdagan yung aggressiveness nung nilagyan ko siya. Sa lahat ng KRT Edition ng ZX25R, so far para sa akin ito yung pinakamaangas. Kaya kahit mahilig ako sa black, gustong gusto ko talaga yung kulay ng standard. Pero parang mas gusto ko talaga tong KRT Edition kahit mas mahal to. Sa price naman mga chong, ang ZX25R Standard Edition is 393 pesos. Okay, so itong KRT Edition, mas mahal siya kasi mas marami siyang features. Halaga niya is 428,000 pesos. Meron siyang difference na 35,000 pesos. So, syempre mga chong, nasa sa inyo pa rin talaga yan kung sa tingin nyo, sulit ba yung 35,000 kapag bumili kayo ng KRT Edition? Kung hindi nyo naman kailangan yung quick shifter at auto blip and okay lang naman kayo sa black. So, ayun.
yun yung magiging advantage and disadvantage nun. Kung gusto mo na ang quick shifter, auto blip, seat cowl, frame slider, at syempre, yung decals ng KRT, go for 42,000 pesos. 42,000, 428,000 mga chong.